guys, it's me being positive again. Welcome back sa akin channel. So today ay gagawa ko ng reaction video tungkol sa yung part 3, mga kapatid ng Tut Balat na kuya. Yung yung may special needs na na pagka dumi-dumi tapos butot balat siya, yung nag-viral. So yun, kasi nanonood din ako ng ng Wanted si Radyo. Ayun na, andun na yun si yung si Emil, yung may special needs, na maayos na yung niya, pananamit niya, nagupitan na siya, sumalinis na, tapos tinanong yung magkapatid bakit nila napabayaan, bakit naging ganun, butot balat, as in, diba, ang payat-payat. ang daming nilang dahilan na busy daw, may trabaho daw sila, may anak, may hika, wala daw tubig, walang kuryente. Naranasan ko rin nung pa lang ako, nandun pa ako sa original place, nag-iigib lang din kami sa ng tito ko, yung tito kong masungit. Oo, yun ang totoo. nakakapaglinis din naman kami. Tapos dati din ako, may trabaho din ako. Nag-i-spend ng talaga ako ng time sa paglilinis kahit hindi araw-araw kasi may trabaho nga. Yung sinasabi nila parang nagdadahilan. Kung makikita niyo sa video, nako ang bahay nila, nako parang abandonado na. Yung dingding, ang itim-itim, yung parang siguro nakakasulasok yung siguro masakit sa dibdib pag maano mo yung klaseng amoy, base sa komento ng na ikwento ng reporter ni Sir Rappi, as in sobrang baho daw talaga. Ayun, tinanong nga ni Sir Rappi bakit napabayaan nila, ba talaga ang pinakadahilan. So ayun. Yun nga, kasi talaga sila, puro sila dahilan. So ito na, kasi nga di sila naubusan ng dahilan, ito na nung sinabi ni Sir Rappi na sige, tutulungan ko kayo financial, tapos ipapaano yung panghika, yung sa gamot, kasi yung isa may hika, tapos yung sabi ng isa nung una, yung sa namin kuryente, sa tubig, tapos mirit na naman yung isa din. Sabi yung sa bahay daw, hindi pa daw full full payment. Tapos nabanggit naman isa, 1.4. Diba guys, maano kayo? Diba, maiinis kayo kung ganun? Timbang, halata yung pagiging abusado, yung hindi nahihiya, Diyos ko. Yung tinulungan ka na nga, tapos hihirit ka pa ng isipin mo, tawag dito, hihirit pa sa bahay nila kasi hindi pa daw full payment. Tapos nabanggit, 1.4 million. Diyos, di ba kakahiya? Ayun, so, parang na-disappoint si Sir Rappi na humihirit pa tungkol sa full payment ng house nila kasi hindi pa daw hindi pa daw bayad lahat. Naku po. So doon na dismaya si Sir Rappi. So andun din ako, nakikomento din ako kasi nanonood ako ng Wanted sa radyo. Ayun, naiinis ako kasi taong nito, ang dami nilang dahilan, pa drama-drama pa, paiyak-iyak pa, parang bang, kasi minsan pag umiiyak yung yung nag-andoon yung sa Wanted sa radyo, naiiyak din ako, pero hindi ako naiiyak yung hindi mo mapili yung
ano ba tawag nyan, yung sympathy. Walang kung ano sympathy, yung bang parang drama ba, di ba? Yung drama. Para, yun na, para maawan tao sa kanila. Pero wala eh, so, nakakainis talaga sila, di ba? Pinabayaan na nga yung ano, tapos ang sabi pa na, i-ano lang daw, pag ipaano daw sa, ano yun, yung mapag, ano ni, ano yung kapatid nila, mapaglipatan ng institusyon na mag-aalaga yung malapit nandun sa bahay nila para daw maano madalaw. Tapos ayun, komento na naman, nakikomento din ako doon na eh, tapos sabi nga ni ano na ni Sir Rapi, way sabing ganun, no nga, di ba, andun na nga, magkasama na nga sila eh, napabayaan nga eh, how much more wala sa bahay, di ba? Nagpapatawa si ano, kumbaga nagbait-baitan. Eh halata namang nag-a-after sila sa ano eh, sa tulong financial, di ba? Humihirit eh. Eh tutulungan na nga sila sa ano, sa pagpapa connect ng ano, tubig, tsaka reconnect again sa kuryente daw nila kasi naputulan sila. May 10,000 silang ano, own sa ano, para ma-reconnect again. Hihirit pa sa bahay, di ba? So, doon yung makikita yung ugaling, ano, yung walang hiya, yung abusado. Oo. So, ayun, parang na-disappoint si Sir Rapi. So, wala silang ano, hindi magbibigay si ano, si Sir Rapi ng tawag nito, ng money sa kanila. So, ididiretso sa ano, sa para ma-reconnect yung kuryente, tapos magpupunta din yung ano, para magkaroon sila ng tubig, linya ng tubig, and then papacheck up yung mehika daw, papacheck up ni ano ni Sir Rapi, and then bibilan ng gamot, walang ibibigay ng financial. Eh, yun ang dapat para ano, for sure, diba? For sure, magpupunta talaga, hindi, kasi napag-alaman pa nga eh, nakabili ng bagong cellphone, tapos may bisikleta pa, tapos ayun, yung ganun ang naging itsura ng kapatid nila, butot balat, kaawa-awa talaga, kasi kaya pala ano, nakita nung isa doon sa isa sa limang naging Good Samaritan, kasi nung nag-ano sila sa labas na malamang nag iinuman, parang ganun, may narinig na siya na ano, pahingi daw ng ano, pagkain. Kaya ganun, binidyoan nila para ano, mag-viral. Ayun. May ano, may limang Good ano Samaritan na ano, ng dahilan para maiayos ang ano, naging kalagayan ni Inil, yung may special needs na ano, guy, diba? So sila yung ginamit ng ano ng Panginoon para maiayos yung kalagayan ni ano, ni Emil. Ayan. So yun lang guys, ang ano, ang masasabi ko, ang reaction ko sa ano, sa video ng yon. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube, ayan, nabubulol ako. So, hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, guys, please do subscribe and give me a big thumbs up, and then also pakiclick na rin yung bell para ma-notify kayo sa ano, every video na aking i-upload, para updated kayo. Thanks for watching, guys. God bless us all.